Ay mga lods, ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Varials PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Sekizek. Shoutout nga pala sa iyo, idol. Ang pamagat ng kwentong ito ay The Genius Basketball Man. At sana magustuhan nyo ito mga lods. Huwag nyo na ding skip ang mga ads kahit konti lang ito. Malaking bagay na ito para sa channel mga lods. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok! Intro! Hi mga lads, eto pala ang chapter 81 ng The Genius Basketball Man. Oo, natandaan na kita, yung kapatid mong pinaglihi sa samaan ng loob. Anong pinunta mo rito? Tanong naman ni Sakuragi. Hindi ko kasi alam pa uwi, naliligaw ata ako. Nahihiyang sabi naman ni Mikaela. Hindi naman maiwan ni Sakuragi si Aicelle, lalo na wala si Oda. Kaso di naman niya kayang tumanggi sa babaeng lalong kailangan ng tulong niya. Sige, hahatid kita. San bang bahay niyo? Tanong naman ni Sakuragi. Sinabi naman ni Mikaela ang address kay Sakuragi at naglakad na sila. Salamat ha, nakakahiya, sinamahan mo pa ako. Nahihiyang sabi naman ni Mikaela habang naglalakad sila ni Sakuragi. Ha, ayos lang. Natatuwang sabi naman ni Sakuragi. Pwede ba akong magtanong? Bakit ka nasa ospital? Tanong naman ni Mikaela. Nasa ospital kasi yung mama ni Aicelle. Sagot naman ni Sakuragi. Sinong Aicelle? Girlfriend mo? Tanong ulit ni Mikaela. Hindi eh. Sabi naman ni Sakuragi habang tumatawa. Ganun ba? Edi single ka? Tanong ulit ni Mikaela. Sasagot na sana si Sakuragi nang tawagin ni Mika si Mikaela. Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba galing? Inis na sabi ni Mika. Naligaw kasi ako ate. Ate, natandaan mo ba si Hanamichi Sakuragi? Yung lalaking na meet natin sa bar kasama sila Kyota? Ngiting sabi naman ni Mikaela. Ikaw yung babaeng galit na galit kay Unggoy. Nga pala, natid ko lang yung kapatid mo. Naligaw eh. Ngiting sabi naman ni Sakuragi saka nagpaalam kay Mika at Mikaela. Naglakad na si Sakuragi samantalang nakangiti naman si Mikaela habang pinagmamasdan sa malayo si Sakuragi. Crush mo siya no? Tanong naman ni Mika. Oo ate, ang gwapo niya kasi. At ang bait pa. Sana magkita ulit kami. Mahinang sabi naman ni Mikaela at tumuloy ng paglalakad nila. Bumalik na si Sakuragi sa ospital. At masayang ibinalita ni Aicelle na nagising na ang mama niya. Kaya nagpa siya si Oda na sumama si Aicelle at Sakuragi sa Amerika. Sige na, okay naman si mama eh. Sumama na kayo sa team. Ngiting sabi naman ni Oda. Pero paano si mama kuya? Tanong naman ni Aicelle. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Okay na si mama. Magagalit ako sa inyong dalawa kapag di kayo sumama sa team. Kailangan kayo ni Jean. Seryosong sabi naman ni Oda. Salamat Oda. Ngiting sabi naman ni Sakuragi saka tumakbo kasama si Aicelle. Pumunta sila sa bahay ni Maki at natuwa si Sakuragi
nang makitang hindi pa sila nakakaalis ang team. Oh, bakit nandito kayo? Tanong naman ni Mitsui. Okay na si Mama, pero kailangan pa siya magstay sa ospital. Kaya sasama kami ni Kuya Sakuragi. Ngiting sabi naman ni Aicelle. Sama rin kami. Bungad naman ni Aya ko, Sasaki, Flora May at ni Nikay. Nasaan si Akira? Tanong naman ni Nikay nang hindi makita si Sendo. Nasa CR, naglalabas ng sama ng loob. Sagot naman ni Rukawa. May sasabihin sa atin si Minami. Seryosong sabi naman ni Sakuragi. Ah, wala akong sasabihin na. Nagulat na sabi ni Minami. Gusto mo kami magsabi o ikaw na lang? Tanong naman ni Rukawa. Walang nagawa si Minami, kundi ipagtapat sa team ang problema niya. Kaya nagdesisyon ang team na pagkatapos ng libing ni Giselle, dadalawin nila ang daddy ni Minami. Makalipas ng 2 buwan at naging back to normal ang lahat, naging okay na rin si Jin at naging okay na din ang papa ni Minami. Kaya naman pinaghahandaan nila ang laban nila sa Amerika. Okay, laro na mga pangit. Walang tulog-tulog. Natatuwang sabi naman ni Sakuragi. Sinong pangit? Tanong naman ni Eji. Obvious ba? E di kayo. Sagot naman ni Rukawa at nagtawanan sila Mitsui at Ryota. Naalala mo ba yung tinuro namin sa iyo, Sakuragi? Tanong naman ni Sendo. Sa dami niyong tinuro, alin ba dun? Makakalimutin kasi ang henyo eh. Sabi naman ni Sakuragi habang tumatawa. Murashige at Sakuragi, sinong mas mataas tumalon sa inyo? Tanong naman ni Pojima. Yung isa, wala naman sinabi to eh. Nang iinis na sabi ni Rukawa, sabay turo kay Sakuragi. Pwede pa Rukawa, tumahimik ka. Ingit ka lang kasi hindi ka napili. Mayabang na sabi ni Sakuragi. Ang yabang. Bulong naman ni Sendo habang natatawa kay Sakuragi. Sige nga, para makita namin, tumalon kayong 2. Utos naman ni Maki. Tatalon lang pala eh. Sabi naman ni Sakuragi, saka tumalon at tumama ang ulo sa ring. Gunggong ka pa rin hanggang ngayon, Hanamichi. Nagtatawanan na sabi nila Takamiya. Kuragi, naimon mo yung bola. Ngiting sabi naman ni Misaki. Basketball ba ang nilalaro niyan? Tanong naman ni Kyota. Hindi yata. Sagot naman ni Koshino. Kasalanan mo to, lolo eh. Tuturuan mo lang ako. Maling-mali pa. Inis na sabi naman ni Sakuragi. Sabi ko tumalon ka. Hindi ko naman sinabi na tumalon ka at iuntog mo yung ulo mo sa ring. Sabi naman ni Maki habang natatawa rin. Nagpakitang gilas naman si Murashige at nagulat silang Sakuragi nang idakdak ni Murashige ang bola at naglambitin sa ring. Galing! Ngiting sabi naman ni Sendo. Nakita mo yan, Sakuragi? Ganun dapat. Sabi naman ni Ryota. Dumating naman si Haruko at si Takinori kasama si Coach Nakamura. Ang coach na magtuturo kay Sakuragi, Eiji, Murashige, Minami at Moroboshi. Aba, Gori, andito ka na naman. At sino yung kasama mo? Mukhang malapit nang mamatay. Natatuwang sabi naman ni Sakuragi. Hindi pala niya kilala si Coach Nakamura. Mahinang sabi naman ni Sendo. Siya si Coach Nakamura, ang coach na hahawak sa inyong 5. Kayo na bahala, coach. Seryosong sabi ni Takinori. Ikaw ba si Hanamichi Sakuragi? Tanong naman ni Coach Nakamura. Oo, ako nga, bakit? Sagot naman ni Sakuragi. Nakatikim naman ang umbag si Sakuragi kay Akagi. Gumalang ka, coach yan.
Galit na sabi ni Akagi kay Sakuragi. Magandang umaga, coach. Na-miss namin kayo. Meeting sabi naman ni Eji at Pukatsu. Kilala rin ni Eji. Nagtatakang tanong ni Kyoto kay Maki. Dating hinahawakan ni coach na Kamura ang Sano. Kaya nga lalong gumagaling yan si Eji. Dahil magaling talagang mag-coach yan si coach na Kamura. Pero mahigpit yan. Hindi tulad ni Coach Ansay o Coach Tauka na maluwag. Paliwanag naman ni Maki. Marami akong naririnig tungkol sa iyo. Pero alam kong mas gagaling ka pa. Handa ka na bang magsanay? Tanong naman ni Coach Nakamura kay Sakuragi. Aba, oo naman. Handang-handa na eh. Ikaw, handa ka na ba? Tanong naman ni Sakuragi. Kung kausapin lang ni Sakuragi si Coach, kala mo barkada lang niya eh. Ngiting sabi naman ni Fujima. At dito nagtatapos ang chapter 81 ng The Genius Basketball Man. Magsha-shoutout muna tayo mga lads. Shoutout Ronel Raquel. Shoutout Cute Lang Ayo Suya. Shoutout Libre Jan. Shoutout Artemio Pexon. Shoutout JLMC. Shoutout Boyet Lubid. Shoutout Jetski Kabigas. Shoutout Jan Lusada. Shoutout Jonathan Yu. Shoutout Noel Natividad. Shoutout Glenn Encelada. Shoutout Daven TV. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka. Comment, like, and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out. Bye!